February 8, 2021 ay nakuha na ni Mrs. Harabas yung kanyang 100,000 subscribers. Ayun! Muli, ito si Kuya July, ang inyong katugang na bumabati muna sa inyo ng magandang araw saang lugar man kayo naroon. Sa pagkakataong ito, meron tayong panibagong vlog. At siyempre, pampagod vibes ito, lalo na doon sa mga kaharabas dyan. Dahil ngayong araw, February 8, 2021, ay nakuha na ni Mrs. Harabas yung kanyang 100,000 subscribers. Pag-uusapan natin yan maya-maya. Pero bago yon, short vlogging lang si Kuya July sa lahat ng hindi pa nakasubscribe. Huwag nyo naman kalimutan isubscribe ang YouTube channel ni Kuya July. Tapos pakipindot na rin yung notification bell button. Maraming salamat sa inyo. Boss, July pa ulit lang. Ayan, yung kanyang YouTube channel. Sana suportahan niyo siya mga kasuwer. Yan. Pagkatapos yung pampindot yung bell, pinutin niyo po yung all. So ngayon, tuloy na tayo. Tama yung narinig niyo kanina. Meron ng 100,000 subscribers si Mrs. Harabas. Kaya po pwede na siya mag-request ng YouTube silver button. Dahil naka 100,000 subscribers na siya. Kasabay nga pala yan, nung soft opening nung Kamburay Food House, yung kanilang bagong negosyo. Kaya sakto, tingnan mo nga naman ang swerte, di ba? So ngayon, i-analyze din natin yung kanyang YouTube channel. Dahil request din yan ni Caliber 45. Sabi niya, Kuya July, Mrs. Harabas, at saka Mrs. Makimoto, sigurado daming views niyan. So ayun, yung kay Mrs. Makimoto, siguro sa ibang pagkakataon na lang. Dahil sa ngayon, medyo hindi pa naman ganun kalaki ang kanyang YouTube channel. Halos kulang pang 1 million na views. Ngayon, tingnan muna natin sandali yung YouTube channel ni Mrs. Harabas. Meron na siyang 100,000 subscribers. Mainit-init pa yan dahil kani-kanina lang yan. Tapos kung makikita natin, marami na rin siya mga video uploads. Tapos ang mga views ay malalaki rin. Ayan oh. Tapos ang kanyang content ay more on na family. Tapos meron ding cooking. Meron ding mga interview sa mga Harabas team. Tapos meron ding mga about celebration. Tapos marami pang iba. So sa kabuuan, maganda ang itinatakbo ng YouTube channel ni Mrs. Harabas. Ngayon bukod dyan, pwede rin natin tingnan yung statistics ng kanyang YouTube channel based sa Social Blade. Pwede natin alamin yung estimated earnings. Pero siyempre merong disclaimer si Kuya July. Yung ipapakita natin ay estimated lamang. Tapos hindi naman expert si Kuya July. Ginagamitan lang natin ng konting analysis yung data sa Social Blade. Ngayon para hindi na magdagal, eto na yon. Ang kanyang YouTube channel ay ginawa noong July 29, 2020. Kaya halos mga nasa 6 months na ang kanyang YouTube channel. Tapos sa ngayon, meron na siyang 100,000 subscribers. Tapos ang kanyang total video views ay nasa 6,945,976. Tapos ang kanyang rank sa Pilipinas ay pang 2,256. Tapos ang kanyang estimated monthly earnings ay nasa 515 hanggang 8,200 US dollars. In peso, nasa 25,000 hanggang 394,000 pesos. Pero itong 394 na to, masyadong mataas yan. Kaya kailangan kunin natin yung average earnings based doon sa computations ni Kuya July. So panoorin muna natin sandali ito. Sa Social Blade kasi, yung minimum earnings ay based sa 4,000 views per dollar. Tapos yung maximum earnings naman ay based sa 250 views per dollar. Ngayon, titingnan natin yung actual. Sample number 1. Meron siyang 11,000 views, tapos yung earnings nasa $25.14. Kaya yung $1 is equivalent to 438 views. Sample number 2. Meron namang 11,600 views, tapos ang earnings $14.63. Kaya yung $1 is equal to 792 views. Sample number 3. Meron namang 47,000 views, tapos yung earnings $33.28. Kaya yung $1 is equivalent to 1,412 views. Kung kukunin natin yung average, more or less, papatakyan dito sa 1,000 views. Depende yan sa haba ng panunood. Kung anong bansa, halimbawa sa US, sa Canada,
So sigurado mas mababa sa 1,000 yan. Pero kung maiksi lang yung panunood, tapos sa bandang Pilipinas, saka iba pang Asian country, mas maraming views ang kailangan para sa $1. Ngayon kung i-apply natin, pwede sa 1,000, pwede sa 900, sa 700. So depende sa atin kung ano sa tansya natin. Ngayon kung i-apply natin, more or less ang kanyang estimated monthly earnings for the last 30 days ay aabot ng 123,000 pesos. Tapos kung gusto natin kunin yung total earnings mula nung nag-umpisa siya, pwede naman. Bawasin lang natin yung views nung hindi pa siya monetize. So tansyahin lang natin. Ngayon kung i-apply natin yung formula, more or less, aabot na rin siguro yun ng mga 410,000 pesos in 6 months. So hindi na masama. So ngayon kung titignan natin ang kanyang YouTube channel, medyo consistent at saka medyo parang pataas talaga. Ngayon kung titignan natin yung video views, uptrend talaga siya. So pataas siya, di ba? Ganon din dun sa bilang ng subscribers. Papaangat din siya, oh. So ayan. Ngayon, since naka 100,000 subscribers na siya, po pwede natin isipin, kailan naman kaya po pwede maging 1 million? Kasi possible na yun eh. Hindi na malayong mangyari yun. So titingnan din natin. Sabi ni Social Blade, aabutin pa raw ng 1 year and 4 months. So more or less, mga May na yan, 2022. Sa ngayon kasi, ang nadadagdag sa kanyang YouTube channel ay almost 20,000 buwan-buwan. Since na dumadami yung kanyang subscribers at saka yung mga followers, po pwede pang lumaki ng lumaki yan. So malay natin, makuha niya ng within 1 year o kaya kulang-kulang 1 year. So depende yan. Iyan ang aabangan natin. So yun ang YouTube channel ni Mrs. Harabas na kung saan maganda na ang po pwedeng kitain. Siguro hindi na bababa ng 100,000 yan buwan-buwan. At po pwede pang lumaki kung sakasakaling lalaki pa ng lalaki ang kanyang mga views at saka mga followers. Kaya sa malamang, masayang-masaya ang mga kaharabas dyan. Lalo't ngayong araw, kasabay din yung soft opening ng kanilang Kamburaya Food House. Nasabay doon sa 100,000 subscribers ni Mrs. Harabas. So siguro, hanggang dito na lang muna tayo. Pero bago tayo tuloy magtapos, meron lang isa shoutout si Kuya July. Pakisuportahan na lang din. Maraming maraming salamat sa inyo. So muli, ito si Kuya July ang inyong katugang. Napansamantalang nagpapaalam muna. Kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!